So today we will continue to talk about the topic that we have discussed last Sunday. Ang atin pong topic ay love languages of God. Alright, dahil pag-ibig, ang unang tanong na atin pong sinagot, papaano ba ipinadama ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? At nung nakaraang linggo, pinag-usapan po natin, papaano ba natin maipapadama ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos? So, magkaroon lang po tayong maikling recap or review. How did the Lord demonstrate His love to us? Papaano niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin? Ang una ay nagsakripisyo siya ng kanyang sarili. Pangalawa, nagpakumbaba siya. Isang Diyos na nagkatawang tao. At pangatlo, Jesus fully surrendered His life or His will to His Father in heaven. So, ganyan niya po ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin, sa ating lahat. Nung nakaraang linggo naman, tayo, paano po natin mapapadama ang ating pag-ibig sa Kanya? Nung unang linggo, si God nagpadama ng pag-ibig sa atin. Nung nakaraang linggo naman, pangalawang linggo, tayo naman, paano po tayo magpapadama ng ating pag-ibig? Siyempre, hindi lang po ito salita. Lord, mahal kita. Hindi lang po yan. Meron po tayong gagawin. Tatlo po yung ating pong punto no nakaraan. Pinag-usapan po natin ang John chapter 15, verse 9 to 17. Naalala po ninyo, tatlong bagay din po yan. Una, by becoming obedient. Pagiging masunurin. Okay? Pagiging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, by showing our love to others. Every time na nakikita po natin, okay, pinapadama po natin ang ating pag-ibig sa ating pong kapwa, mga kapatid, natutuwa at nalulugod ang ating Panginoong Diyos. And lastly, we can show and demonstrate our love to God. Itong sariling ito, sinisikap nating lumago, lumalim, at mamunga. Dahil hindi po kagad tayo mamumunga kapag walang paglago, paglalim. Okay? Kasi na-appreciate ng Panginoong Diyos yung effort natin. Na-appreciate ng Panginoong Diyos yung energy po natin, yung ating intentionality. Para po makita po natin ang ating mga sarili na mumunga. Tatlong kaparaanan, paano po tayo mamunga? Una, character development, Christ-likeness. Pangalawa, responding to Christ's calling. And lastly, faithfully responding to the Christ commission ng ating Panginoong Yesus. Go and make disciples. Now, Pastor, ngayong pangatlong linggo, ano ang ating pag-uusapan? Yan. Yan, hayaan niyo po mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang atin pong pag-aaral patungkol po sa topic natin ngayong araw na ito. And the title or the topic is Another Expression of God's Love to Us. Dahil nga, sabi ko po sa inyo nung unang linggo, maraming paraan, maraming kaparaanan ipinadama ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tatlo lamang po yun. Dadagdagan po natin ngayon. Alright? Kaya another demonstration, another expression kung papaano po ipinadama ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay? At naniniwala po tayo, mga kapatid, that another expression of God's love to us is the word discipline. Alright? Discipline. Papaano ipinaba naman ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Every time na tayo po ay dinidisiplina, yan ay pagpapadama ng pag-ibig, hindi galit. Okay? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi po sa Proverbs chapter 3, makinig po kayo dito ha, ang nagsulat po nito, ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito.
Walang iba si Haring Solomon. At tignan po natin yung wisdom dito, ha? Sabi niya po dito, "My child, don't reject the Lord's discipline." Sabi niya, "And don't be upset when He corrects you." So yung discipline, pwede po yung maging synonym ng pagtatama, pagkukorek sa atin. And look at this verse, mga kapatid. "For the Lord disciplines those He loves." Liwanag ho yan. The Lord disciplines those He loves. Just as a father discipline a child in whom he delights. Okay. Kaya nga, idudugtong po natin yung paliwanag dito kasi itong particular verse na ito, kinote ng manunulat ng Hebrews chapter 12. Pag pinag-uusapan po natin ang salitang disiplina, meron po yung tatlong types. Okay? Para hindi po tayo malito. May tatlong uri, tatlong klase, tatlong kaparaanan na pwede nating makita at maranasan ang salitang disiplina. Alright? Meron po tayo, actually marami dyan, tatlo lang yung nilagay ko. Hindi ko na nilagay yung community discipline. Okay, meron tayong tinatawag na self-discipline. Pag sinabi po nating self-discipline, tayo pong sarili, kinokontrol natin ang ating sarili para mapainam ang ating mga ginagawa at pagkilos. Ang tawag natin dyan, self-discipline. Okay? Tayo mismo ang nagko-control, ang nagde-decide para mapainam ang ating mga sarili. Okay? Pwede natin itong i-apply sa aspeto ng physical. Dinidisiplina natin yung ating physical. Pwede mo natin i-apply yan sa emotional. Nag-self-discipline tayo. Hindi tayo kagad give in ng give in. Meron din po yan sa spiritual, dinidisiplina natin ang ating mga sarili. Kung paano po lumago sa ating pananampalataya, ang tawag natin dyan, self-discipline. Alright? Pangalawa mga kapatid, meron tayong tinatawag na house discipline. Alright? Na dapat po nating i-acknowledge, i-recognize. Pag sinabi po nating house discipline, ang isang individual ay belong sa isang bahay o sa isang pamilya at ang mga magulang ang nagpapatupad ng disiplina sa kanilang mga anak. Alright? Kumbaga, kapag tayo, mga magulang, ay tayong mga anak, tumatanggap ng pagdidisiplina galing sa mga nanay at tatay. Ang sabi po ng manunulat, mahal nila kayo. Okay? Yan ay pagkapadama ng pag-ibig nila sa inyo. Hindi po galit, hindi kaparusahan, kundi ang hugot po niyan ay pagmamahal. Kung ganito ang pananaw natin, hindi po natin dapat ma-misunderstood ang salitang disiplina. Dahil ang pagdidisiplina sa salita at lingwahe ng banal na kasulatan, ito po ay pagkapadama ng pag-ibig. Okay? Kaya naman, sa mga tatay at nanay na hindi nagdidisiplina ng mga anak, ang totoo po niyan, as if na parang hindi niyo po mahal ang inyo pong mga anak. Dahil in the long run, ipinapahamak niyo po sila kapag hindi sila nadisiplina. Sa ngayon, short term, naawa tayo, ayaw natin gawin ito sa kanila. Pero in the long run, you are not helping them. Primarily because you have not disciplined them. Okay? Kaya nga, mahalaga po ito. Pangatlo, meron tayong tinatawag na church discipline. Okay? Sa atin pong iglesia, meron pong nagpapatupad ng pagdidisiplina kapag ang inyo pong pastor, leader, small group leader, kayo po ay sasabihan, nasabihan, na-rebuke, napalalahanan. Tanggapin po natin ng maluwag. Ibig sabihin, mahal kayo ng iglesyang ito. Mahal kayo ng small group leader ninyo. Mahal po kayo ng mga leaders ng iglesyang ito at ng pastor ng iglesyang ito. Okay?
Kapag hindi po tayo nakakarinig ng disiplina sa atin pong simbahan, eh baka binibaby ho tayo at hindi po yan makakatulong in the long run. Okay? In the future, para lang naman nating sinasanay ang bawat isa na hindi pahalagahan ang disiplina. Alright? Pag pinag-uusapan ng disiplina, ang meron pong tinatawag na message. For example, dinisiplina po kayo. Okay? Pwede po yung mag-communicate sa atin ng tatlong mensahe. Okay? Ano po ang gustong sabihin ng discipline? Okay? Gustong sabihin ng discipline, there is something to stop. Okay? For example, okay, merong isang kabataan, in love na in love. Sinabi ko sa kanya, "Oy, hindi maganda, stop mo yan." Okay. Sabi niya, mag-floating muna ako dito. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabi ko yung ganoon, eh, ibig sabihin, mahal ko kayo, pero then by day, kayo po yung mag-decide pa din. Okay? Kayo din na mag-decide pa din. Pero gusto ko lang sabihin na mahalaga yon. Okay. For example, nagkita ulit kami ni Kuya Daniel Talokod nung nakaraan sa Valenzuela Polytechnic. Okay. Kasi meron akong naamoy ulit na mga, kasi nga, kasama tayo sa simbahan eh. Eh, accountability ako. Tinanong ko, "Oy, anong yun ah?" Nagmarites ako ng konti. Nagpaalalahanan lang ako. Okay. So, kunyari, meron ho kayong, may sinabi sa small group leader, mga kapatid. Ang message po ng disiplina, baka merong something na itigil na hindi makakabuti at makakalugod. Okay. Pero gusto ko ring balansin si Daniel, nakatapos yan ng skills training. Pag-pray natin si Daniel, no? Okay, nakatapos yan ng skills training sa TESDA. Okay, and hopefully by next week mag-a-assessment yan. Yan. At sana makapasa si Daniel sa assessment. Okay, ayoko namang doktorin yung exam niya. Joke lang. Okay. Para makakatanggap siya ng NC2. Yan, NC2. Okay, so hopefully. At kasama din natin dyan si Corinne at saka si Alisa. Okay, mga miyembro ng TESDA natin yan sa church. Ang batch 2 naman, ang naka-register, yung anak ata ni Ate Lori Lee, yung Yuri. Mga batch 2 yan. So, ipanalangin natin yan. Nawa ay makatapos yan ng NC2 sa TESDA. Okay. Pangalawa, mga kapatid, pag sabi nating disiplina, there is something to stop. That's just the message of discipline. Yung iba naman, ang disiplina, there is something to develop. Okay? Pag sinabi nating develop, may mapapainam pa. Gawin mo ito para mapainam ka pa. It's for your own good. Okay? O gawin mo ito. Ito yung mga dapat mong gawin. Step 1, step 2, step 3. Para ikaw ay ma-improve, ma-develop. Yan ang message ng disiplina. Okay? Hindi ho yan parusa. Yan ay for self-development. Yan ay for our church development. Yan ay para sa ating house development. Okay? Huwag nating ma-misunderstood when someone discipline you, ay pinaparusahan ka na, no. Kasi ang purpose niyan is to develop you. Okay? Kapag may kumalabit ho sa inyo, okay, at nagsabi na something na ikakatulong po ninyo, merong something to learn. Ba? Minsan, hindi na tao eh. Ang Lord na yung kumakalabit sa atin. Ang Lord na yung tumatapik sa atin.
At ang ibig sabihin lang nun, anak, meron lang akong itinuturo sa iyo. And that is part of discipline. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, alam niyo po ba, ang root word ng discipline is disciple. Okay? Ito, galing po sa Google to. Okay? Ang root word ng discipline ay disciple. Eh sa konteksto ng simbahan, paulit-ulit nating sinasabi, disciple tayo ni Kristo. Tagasunod tayo ni Kristo, student tayo ni Kristo. Okay. Ano pong ibig sabihin natin yan? Ibig sabihin, mga kapatid, tayong mga disciple is a disciplined person. Disciplined. Kaya nga, character development eh. Hindi tayo perfecto, pero we are trying to be disciplined in our action. By the grace of God, we're trying to develop this self. We're trying to improve this self. And our ways and means is to discipline, to control. May mga something to stop, something to develop, something to learn and unlearn. Kaya nga mga kapatid ko, a disciple should accept discipline. Okay? Nagpatawag ka pang disciple kung ayaw mo namang yakapin ang disiplina. At i-appreciate po ninyo mga kapatid dahil mahirap magsalita ng pagdidisiplina. Lalo sa konteksto po ng simbahan. Natatakot ang mga tao. Okay? Pero ako mga kapatid, sa 16 years ko na ito, isa yung sa mga dapat ko hong i-improve sa akin. That I am not here to please people, but I am here to fulfill God's plan to me. And part of God's plan, as I perform my function as the pastor, is also, okay, to implement discipline. Kasi nga, dinidisciple tayo eh. Ibig sabihin, nagpapadisiplina tayo. Okay? Kasama ho yan sa pagdi-disciple, nagpapadisiplina. Hinahayaan mo yung small group leader mo, okay, na disiplinahan ka. Binibigyan mo ng pagkakataon na kunyaring magsabik ka sa ito, eh tatanggapin mo ng maluwag, hindi mo mami-misunderstood. Because the message of this is for your development and for your learning. Mga kapatid, magpasalamat po kayo kapag somebody ay nagsabi po sa inyo in a very good way. In a very nice way. Dahil humugot po yan ng lakas para sabihin yan. At the end of the day, magpaayos po tayo at magtulungan po tayo sa aspeto na ito. Huwag po kayong magtatampo. Ako, hindi na, kahit na. Okay? Hindi na si Pastor Ronel magpo 40 years old na. Okay, yung tampo ninyo, sorry to say, no? Ang tampo para sa mga ano lang yan. ang tampo para sa mga baby Christian lang yan. Okay. Kung kinontrol ako ng takot akong mag-ano ng disiplina, no? Not this time. Okay. Lalong-lalo na kapag sasabihin ko in a very nice way. Okay. Tapos mami-misunderstood po ninyo at magtatampo ko kayo. Okay lang po sa akin, magtampo ko kayo. Kasi I'm not here to please you. Sabi ko nga paulit-ulit, hindi ho ako para baby, nandito para babyhin ho kayo at hile-hilehin ho kayo. Naririto po ako para i-disciple po ang lahat. At part po ng pagdi-disciple is the word discipline. Dahil mahal po kayo ng simbahang ito. Mahal po kayo
ng small group leader po ninyo. Sa konteksto ng bahay, mahal po kayo ng tatay ninyo, mahal po kayo ng nanay ninyo. At sa mga nanay at tatay na ayaw magdisiplina, baka naman hindi nyo talaga mahal ang inyong mga anak. Discipline is another way how did the Lord demonstrate His love to us. Pansinin po natin, mga kapatid, ang text po natin today. Hebrews chapter 12, verse 6. Kinote po ito galing sa Proverbs. Okay, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves. He chastens everyone He accepts as His son. Okay, verse 7. Endure hardship as discipline. God is treating you as a children. For what children are not disciplined by their father? Very implied po dito implication nito, no? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Mabigat po itong pananalita na ito ng Biblia. Kung hindi ho kayo dinidisiplina, baka hindi ka naman talaga kayo mahal. Okay? Moreover, we have all had human fathers. Tignan niyo po ha. Na-relate po niya yung human fathers dito. Who disciplined us and we respected them for it. Okay? How much more should we submit to the Father of the spirits and live? Verse 10, they disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. At syempre, last verse, no disciplines seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Now, mga kapatid, ang daming wisdom dito. And I encourage you, basahin niyo po ulit ito, Hebrews chapter 12. Okay, throughout the week. Gusto ko pong magbahagi ng apat na biblical, mali pong spelling biblical, biblical views of discipline. Apat na pananaw ng Biblia patungkol po sa pagdidisiplina. In this particular text, okay, apat po yan. Ang una, very obvious, okay, ang discipline is a demonstration of love. Discipline is a demonstration of love. Okay? Hindi po ito demonstration ng galit. Ang pagpapakita ng disiplina sa sarili, ha? Self-discipline, house discipline, house discipline, and church discipline. Kung mahal mo rin yung sarili mo, you have to discipline yourself. Kung nasa bahay naman tayo, kinakailangan din natin ng disiplina. Ano pong mensahe? Something to stop, something to develop, and something to learn. Maliwanag po ang sabi po ng banal na kasulatan. My son, the Lord disciplines the one He loves. Kinote po niya ang sinabi ng pinakamatalinong taong nabuhay sa mundong ito maliban kay Haring Solomon. Mga kapatid, ang salitang disiplina ay pagpaparamdam ng tunay na pagmamahal. Kaya nga tayong mga mananampalataya, huwag po nating ma-misunderstood ang salitang disiplina. Okay? Sa loob ng bahay tayong mga anak ko,
Gusto ko pong kausapin din kayo. Kapag nagpakita ng disiplina si nanay at tatay, tanggapin niyo po ng maluwag at masaya. Dahil ibig sabihin lang, mahal na mahal nila kayo. Ganon din ho sa konteksto ng simbahan. Kapag po marahil si leader, si small group leader, si pastor, ay nagsabi ho sa inyo, ibig sabihin lang, ang simbahang ito ay tunay na nagmamahal sa inyo. Huwag ho kayong magtampo. Okay? I-overcome natin, tignan po natin ang ating pananaw, dahil this is a biblical practice in the Bible. Ito po, mga kapatid, ang kailangan po natin. Disiplina is a demonstration of love. Okay? Demonstration of love. Pangalawa, ano po ang disiplina? Discipline din po, mga kapatid. Okay? Makikita po natin ang discipline. This is a discomfort. There is a discomfort. The discomfort of discipline. Okay? Alam niyo po, mga kapatid, na totoo mo, in-acknowledge sa Bible, na medyo hindi ko masaya ang disiplina. Yung pakiramdam ng dinidisiplina at pakiramdam din na nagdidisiplina. Akala niyo ho ba, masayang-masaya kaming mga tatay at nanay ninyo na dinidisiplina kayo? Masakit din sa kanilang loob. Pero they have to do it para matuto, para may ma-develop, para may mahintuho sa inyo. The discomfort of discipline, tignan niyo po ang verse na ito, mga kapatid. Sabi ho dito, okay, endure hardship. God is treating you as the children. Sabi ho dito, mga kapatid. Okay, endure hardship as discipline. Verse 7. Ito po ang mas maliwanag. Verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Mga kapatid, ito talaga, there is a discomfort in discipline. Okay? Di ho ba, pag nagdidisiplina ho kayo ng sarili po ninyo, hindi ho kakain ng ganito, ganito, ganito? May discomfort doon ah. Okay? I-deprive niyo yung sarili ninyo para hindi makain to, para for your own good. Discomfort of discipline. Okay? Pero hindi ibig sabihin na magtatampo tayo sa nanay natin, magtatampo tayo sa tatay natin, at ang pinaka nakakalungkot, lalayasan natin. Okay? At kapag ganyan ho sa bahay, nadadala pagdating sa simbahan. Pag nadisiplina, magtatampo sa pastor, sa leader, at para bang mag-i-stow away, maglalayas. Huwag ho kayo ganun, mga kapatid. May discomfort ho talaga dyan. May discomfort of discipline. Sinabi yan sa Bible. Discomfort of discipline. Pero pansamantala lang ho yan. Okay. I-control nyo na lang ho yung emotion po ninyo. Tanggapin nyo na lang ho ng maluwag. Okay? At sabihin po ninyo, ah yes, magsasubmit ako sa disiplina. At the end of the day, ito ay para sa aking ikabubuti ko. Mga kapatid ko, acknowledge there is discomfort. Hindi ho madaling magdisiplina at hindi rin ho madaling magpasubmit sa disiplina. Okay? Maliwanag. Sabi niya, no discipline seems pleasant at the time. At the time. But painful. Kaya nga, mga kapatid ko. Okay. Yakapin natin ito. Okay. Yakapin natin ang disiplina.
Dahil makakabuti sa atin ito. Ito po yung pangatlong point natin. Okay? Pangatlong point natin. Kaya nga, mga kapatid, ang mga anak, huwag nyo silang ma-misunderstood, sila nanay at tatay. Yun ay pagkapakita ng pagmamahal. Okay? At sa small group din, may mga leader ho kayo, kapag napagsabihan ho kayo, sabihin niyo po salamat. Tatanggapin ko po. And alam ko po ay mahal niyo lamang po ako. Okay? So, kapag hindi ka mahal niya, hindi ka sasabihan niya. Okay. Dahil mahal ka niyan, pagsasabihan ka niya. Okay? Kaya nga sa mga susunod na araw, kapag nakatanggap po kayo ng disiplina, pwedeng discomforts pansamantala, pero tanggapin natin ng masaya. Alright? Pangatlo, mga kapatid, apat lang to. Ang biblical views of discipline, there is a development through discipline. Alam niyo po ba, mga kapatid, na merong development in discipline? Sabi dito ng ating Panginoong Jesus, oh, tignan niyo po. They discipline us for a little while as they thought best. Look at these words. Pakinggan po ninyo ito. God disciplines us for our good. And in order that we may share in His holiness. Napapainam tayo. Mas na-i-improve tayo, mas na-de-develop tayo, mas nagiging good tayo. Okay? Mga kapatid, mas maganda tong makita. Tingnan niyo po yung mga taong hindi na disiplina. Nakakalungkot. Okay. Pero you know what? I want to tell you this. Kaya nga, sa church natin, for the longest years, sabi ko sarili ko, there is no too, it's not too late. It's not too late to implement discipline in the context sa simbahan, in the context sa sarili, in the context sa bahay. There is not too late to do this. Okay? I encourage you pa rin, mga kapatid, to implement discipline. Kung nakalimutan niyo pong magdisiplina, and then habulin natin ngayon. Kung takot ho tayong magdisiplina, eh ang totoo po niyan, hindi natin sila natulungan. Okay? Unti-untiin ho natin. Unti-untiin ho natin na magdisiplina. May the Lord empower you. May the Lord give you the courage to assert authority in order to discipline everyone in the house. In Jesus' name. Mga kapatid, sa konteksto ng simbahan, ganun din. Why? Ito po, we may share in His holiness. Gusto niyang makita na kumikinang tayo, napapainam ang ating mga sarili. Kapatid, God disciplines us for our good. And lastly, mga kapatid, ito po ang huli. Apat lang po ito. Biblical views of discipline is, this is a destiny who embraces discipline. The destiny who embraces discipline. Okay, ano po ang magiging resulta ng yumayakap sa disiplina? Tingnan niyo po dito, napakaganda. The destiny of those who embrace discipline. Okay? It produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Mga kapatid,
produces harvest of righteousness. Iyan ang destiny. Yan ang kahihinatnan. Yan ang magiging bunga. Yan ang magiging resulta. Yan po ay mag-aani, mga kapatid, ng pagiging matuwid, pagiging maayos ng buhay, and peace for those who have been trained. Yung peace dito, mga kapatid, that is shalom. The completeness of God's blessings. Okay? The completeness of God's blessings. Hindi lang po yan yung peace na peace of mind, no? Ang peace dito na tinatawag, this is the complete blessings na tinatanggap ng mga taong nag-undergo at yumakap ng pagdidisiplina. Kaya nga mga kapatid, excited ho akong i-preach ang disiplina because I want every one of us to experience God's, okay, the completeness of God's blessing, the shalom. The shalom. Mga kapatid, kaya gusto niyo po bang makita, okay, na maranasan po natin ang kumpletong pagkapala ng Diyos? Yakapin po natin ang disiplina. Mga tatay at nanay, gusto niyo po bang makita na ang inyo pong mga anak ay nakakaranas ng kumpletong pagpapala galing sa Panginoong Diyos? Shalom, peace, the completeness of God's blessing, discipline them. Discipline them. It's not too late to implement discipline. We can still implement and exercise discipline in us, self-discipline, house discipline, at sa church discipline. Because I want everyone to experience the shalom, the God's manifold and complete blessings sa atin pong lahat. Kaya nga mga kapatid ko, kamusta na po kayo sa aspeto ng disiplina? Yan. Kamusta na po kayo? I hope you enjoy this message. Because this is another way in demonstrating God's love to us. Paano? The Lord disciplines those He loves. Those He loves. Kaya yakapin natin ang salitang disiplina. Pagtiisan natin, pagtiyagaan natin when we undergo discipline. Dahil this sends a message na mahal na mahal na mahal tayo sa atin pong simbahan, sa atin pong tahanan, at sa ating mga sarili. Iniibig natin ang ating mga sarili. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa inyo pong mayamang salita. Lord, talagang there is discomfort in discipline. Ang hirap-hirap po talaga, sabi niyo po sa inyo pong salita. It seems not pleasant. It's painful. Kaya nga minsan, Lord, nami-misunderstood namin ang disiplina. At kapag na-misunderstood po namin, Lord, mali din po yung aming action. Ngayong umaga pong ito, Panginoong Diyos, i-deal niyo po kami na ang disiplina ay salitang pag-ibig. Ang disiplina ay pagkapakita ng pagmamahal. Panginoon, grant us wisdom how to discipline ourselves, how to implement discipline in the context of the house or the family, and how implement discipline in the context of the church. Lord, bahagi po kami ng iglesyang ito
Mahal na mahal po namin ang bawat isa. And I pray, Lord, discipline will be treated as a language of love by us. Salamat sa aming lahat, Panginoong Diyos. Iunat niyo po, Panginoong Diyos, ang iyong masaganang biyaya at pagkapala sa aming lahat. Lord, bless us indeed. Pagalingin niyo po ang may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Pagalingin niyo po sila. Maghimala po kayo sa kanila. At kayo po, Panginoong Diyos, ang patuloy po naming mamahalin at patuloy po naming paglilingkuran. Lord, mahal na mahal po namin kayo. At kami, Panginoong Diyos, ay magsasubmit sa inyo pong disiplina sa bahay, at sa amin pong sarili. Mga kapatid, sa atin pong benediksyon, itaas po natin ang ating makamay. Ayon sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikipisan at kapangyarihan ng Santong Espiritu ngayon at magpakailanman. Lord, may you bless us indeed. May you enlarge our influence in our territory. May your hand would be upon us. And may you keep us from any evil nor harm. We bring back to you all the glory, praises, and adoration. This we pray. In the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen at amen. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Pwede po ba tayong mag-open ang ating